Makabuluhan at makasaysayang araw, Grade 8. We're now down on our third quarter and I hope you still have the enthusiasm to learn and know more about history. Para sa ating ikatlong markahan, ating pag-uusapan ang patungkol sa pag-usbong ng makabagong daigdig. So, ito yung transformasyon tungo sa pagbuo ng pandaigdigang kamalayan. Sa markahang ito, mabibigyang pansin ang mga kaganapan na nagdudulot ng malakihang pagbabago sa Europe at sa mundo. At dito, nabuksan ang kaisipan ng mga taong medieval dulot ng Renaissance. Dito rin nagsimula at yung pagtuklas at pananakop ng sinimulan naman ng mga Portugal at ng Spain. Dito rin yung panahon kung saan naganap ang mga pagbabagong pangkaisipan. It's like people here wanted to explore their rights, their skills and abilities as an individual living in a society. So maraming importante at makasaysayang kaganapan ang mga nangyari sa panahong ito. So why not get your book as well as your notebook para sa para maisulat ninyo yung mga important details. Sa panahong ito, ang mga Europeo ay nakafocus sa pagpapalawak ng kanilang territory o ng kanilang nasasakupan. At I know naman na most of you are familiar sa 3G. Ito yung motto or motibo ng mga Europeo noon kaya sila nagko-colonize. Ito ang 3G, ito yung God, Gold, Glory. Again, ang 3G, tandaan nyo ito na. God, Gold, Glory. So the reason why they sail, why they explore the world, una na nga is because of God. Because they are aiming to spread their religion not only in Europe, but in the whole world. Ito yung Kristyanismo or ang Christianity. Ito yung paglaganap ng Kristyanismo. Second is gold. So, ito naman, syempre, nagpapalawak sila ng territory. So, they need to have resources. So, dito nagpapalawak sila ng ginto. They sail and explore kasi naghahanap sila ng kayamanan na makakatulong sa kanilang bansa. And last, we have glory. Ito naman ay nagko-colonize sila para makilala sila kasi naghahangad sila ng katanyagan at karangalan para din lumawak ang kanilang kapangyarihan. Ang ating unang paksa ay ang Renaissance at noong nakaraang Miyerkules, nagkaroon na tayo ng isang activity game kung saan pinamagatan itong blank slate. Dito ay sinulat ninyo ang inyong paunang kaalaman tungkol sa Renaissance at noong nakaraan din, binigyan ko na kayo ng overview about Renaissance. Pag sinabi nating Renaissance, ito yung muling pagsilang or rebirth in English. So this is our topic outline. Pag-uusapan natin ang Renaissance, ang mga salik na nagbigay daan dito, ganun din ang mga bagong idea at sining, particular na ang humanismo. At panghuli ay ang ginintuang panahon ng sining. From medieval period or dark ages, matapos yung mahabang kaguluhan na nangyari tulad ng digmaan, epidemya, at economic chaos, nagkaroon muli ng pagsilang. Nagkaroon ng muling pagsilang, which is yun yung tinatawag nating Renaissance. Ito ay nanggaling sa salitang Pranses na nangangahulugang muling pagsilang. At ito yung panahon na tumutukoy sa muling pagsibol ng mga pagbabagong kultural. Ito rin ay tinatawag na muling pagkamulat, muling pagkabuhay at pagpapanibago or revival. Dahil sa panahon nga na to, from Dark Age, which is yung medieval, kung saan puro chaos economically, physically, even emotionally, and yung epidemya, mga pagkalat ng sakit. Pero sa period na ito, namulat muli yung mga tao. Muli nilang pinanumbalik yung kanilang galing. Isa sa mga naging motivation and inspiration ng mga tao dito ay ang pamumuhay at kultura ng kabihas ng Greece at Rome.
pinanumbalik nila ang mga sinaunang culture or yung mga sinaunang culture ng mga classical na kabihas ng Gresya at Romans or the Roman Empire na nagdulot muli ng sigla sa kaisipan ng Europe and at the same time nagbigay daan sa maraming pagbabago sa larangan ng sining or art, architecture at even eskultura. Dito din nabuksan yung kanilang isipan na why not gamitin natin yung kanilang skills and abilities to explore things that can be resulted to the contribution sa society. Sa panahon pa rin ng Renaissance, muling nabuhay ang interes ng mga tao pagdating sa kalikasan. Kasi nga, di ba, from Dark Ages kung saan puro chaos yung mga tao dito, they are rarely to go out. Prefer nila na as long as possible nasa loob lang ng bahay. Kaya they don't have time to appreciate the beauty of the nature. Pero pagdating ng Renaissance period, they started to explore again. Kaya dito muli nilang nabuhay yung kanilang interes sa kalikasan. Next ay about economy or ekonomiya. Nagkaroon ng kaunlaran sa ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang iba't ibang akda. Sila ay parang nakipag-trade or nakipagkalakalan sa iba't ibang bansa. Next one ay ang paggagalugad. So yung paggagalugad, pag sinabi natin paggagalugad, ito yung pananakop. Sa panahon ng Renaissance kasi ang mga tao ay nagiging interesado at inspired muli ang mga explorer na manggalugad o manakop ng mga lupain upang mapalawak nila yung kanilang territory. It's like they are back on track sa pagpapalawak ng territory nila. And the last one ay ang pangangalakal at kakayahan. So ang panahong Renaissance, nagsilbi din itong inspirasyon pagdating sa pangangalakal o trading. Nakilala ang mga tao na may kakayahan sa iba't ibang larangan tulad ng sining, science at pamamahala. Kung mapapansin ninyo, maraming pagbabago ang naganap sa panahong ito. It's like nanumbalik yung sigla ng mga tao at kanilang ginamit yung kanilang abilidad. Kaya most of the artists na kilala natin ngayon ay bunga po sila ng Renaissance period. Nandito yung mga sikat na painter like sila Da Vinci, sikat na sculptor like sina Donatello and Michelangelo Buonarroti, at marami pang iba. So, taong 1350 CE or Christ era, nagsimula yung Renaissance. At ito yung nag-start sa northern part ng lungsod-estado or city-state ng Italy. At narating nito yung kanyang pinaka-peak ng katanyagan noong 1500s at dito nga isinilang sa Italy ang Renaissance. Kaya ngayon, tignan man natin na ang iba't ibang dahilan, ngayon natin titignan yung iba't ibang dahilan kung bakit nagkaroon or nabuo yung Renaissance. Ito yung mga salik o dahilan na nagbigay daan sa Renaissance. Una na nga dito ay kalakalan, kung saan ang mga lungsod-estado sa Italy ang nag-dominate or nagdomina sa daan ng kalakalan, dun sa way ng kalakalan sa Mediterranean Sea, sa pagitan ng Europe at North Asia or Hilagang Asia. Sa kabuuan ng Europe, dito lumaganap yung pagkikipagkalakalan, even in Asia. Madaling nadadaanan yung kanilang lugar kasi nga ito ay isang peninsula. Guys, we're talking about Italy here. Ha? Ang Italy ay isang peninsula. Ibig sabihin, madali lang nadadaanan yung kanilang lugar. Nakausli yung kanilang lugar sa bahagi ng Europe. Ibig sabihin, madali siyang daanan ng mga mangangalakal. At pagsapit ng 1300s, ang mga lungsod na ito ay naging pinaka mayayamang lungsod sa Europe. Okay? Ikalawa naman ay ang lokasyon. Like what I've said a while back, yung Italy ay nasa strategic location.
nadadaanan siya ng mga mangangalakal at karamihan sa mga ruta ng kalakalan mula sa silangang bahagi ay nagsasalubong sa huling bahagi ng Mediterranean Sea, which is malapit na yon sa Italy. At ang mahalagang produkto na pumapasok sa Europe sa panahong ito ay mga pampalasa o yung tinatawag na spices na usually nanggagaling sa Asia. Tulad na lamang ng mga paminta, luya or ginger, mga cloves, cinnamon at nandyan rin yung mga alahas. At susunod naman ay ang political aspect. So dito kung saan ang matatatag na estrukturang political ng Northern Italy ay nakatulong upang maikalat ang yaman ng kalakalan dahil marunong silang makipag-ugnayan sa karatig bansa. Kumbaga nagkakaroon sila ng relationship. Madali nilang nakukumbinse na bumili sila ng iba't ibang klase ng product sa Italy at ang rehiyon ay nahati sa maraming nagsasariling lungsod-estado or city-state. Kaya naman lumaki lalo ang kanilang kalakal na nagdulot ng panibagong yaman sa lungsod tulad ng Venice, Florence, Milan at Genoa. Alam niyo ba class na nauna ang apat na lungsod na ito na pinakamayaman sa Italy? So una na ang Venice na tinaguri ang reyna ng Adriatico dahil ito yung nagsilbing pinaka-powerful sa Italy sa buong Europe. Kasunod niya ang Florence, Milan at Genoa. So ngayon tayo ay dumako sa bagong idea at sining, particular na ang humanismo. So, ang humanismo ay isang elemento ng Renaissance sa Italy dahil binigyan nila ng pagpapahalaga ang mga tao. Kaya naipalaganap ang mga elemento ng humanismo sa panahon ng Renaissance. Kapag sinabi nating humanismo, ito ay tumutukoy sa isang sistemang pangkaisipan o aksyong may malasakit sa interes ng tao. So, ang humanismo pagdating sa panitikan o mga akda, ang theme or subject neto ay tungkol sa tao, yung kanyang damdamin at saloobin. So, dito binibigyang halaga din ang kalayaan ng isipan, yung mga skills and abilities of individual. Ngayon, ano ba ang mga nangyari sa panahon ng humanismo sa Europa? Una, binigyang pansin ng humanismo ang tao. Nag-focus sila sa ano ba ang saloobin o damdamin ng isang tao. Ano ang kanilang opinion? Ano ang kanilang mga skills and abilities sa isang larangan? So dito kanilang binigyan ito ng pansin. Dahil dito during Renaissance nagkaroon ng maraming kahulugan yung humanismo. So simula ang humanismo ay isang nung una, ang ibig sabihin ng humanismo daw ay isang pag-aaral ng mga panitikang klasikal at pangwika. So usually dito nila pinapakita yung halaga ng tao sa pamamagitan ng panitikan at pangwika. So literature. Next bullet. Ito ay tinatangala ng mga humanista or tinatangala ng mga humanista ang Greece at Rome bilang isang modelo sa lahat ng aspeto ng buhay. So mataas yung tingin nila sa mga Gresya at Romano. It's like they are their inspiration and motivation to do such thing. And last ay ang paglaganap ng edukasyon gamit ang husay sa sining ng mga tao. For them kasi, para sa mga humanista natin, they believe that education is the key to success. It's like yung edukasyon daw yung makakapagpamulat sa mga tao sa kamalayan upang mahanap nila yung kanilang mga abilidad bilang isang individual at magkaroon sila ng contribution sa society. At naging popular din dito yung mga disiplinang humanidades tulad ng mga balarila, retorika, panulaan, kasaysayan at even pilosopiya gamit yung mga akdang Romano at Griego sa panahon ng Renaissance. As you can see, most are about literature and lahat ng yon ay may kinalaman sa
tao. And dito, ayon daw sa humanista, dapat maging mahusay ang isang tao sa iba't ibang larang or iba't ibang larangan. Kailangan hindi lang sa isang aspect marunong ang isang tao according sa mga humanista. At sa aklat ni Baldassare Castiglione na Book of Courtier, inaasahan daw na ang isang lalaki na maging bihasa pagdating or maging bihasa siya at maalam pagdating sa larangan ng akdang pangklasikal, musika, panulaan, palakasan at pakikipaglaban. Kailangan daw sa mga aspektong ito ay marunong at mahusay at maalam yung mga lalaki. So, noon pa lamang ganito na yung qualities nila sa isang lalaki. Kaya, kung mapapansin ninyo, during Renaissance period, yung mga artists na nanggaling sa period na to ay mga lalaki. Like sina Donatello, Da Vinci, Raphael, Michelangelo, at marami pang iba. So, that's it muna for our discussion about Renaissance. And later on sa ating live discussion, magkakaroon tayo ng inyong drill para sa inyong pagsusulit sa next meeting. So, meron pang part 2 ito. So, after this, you should watch it.